Hello everyone and welcome back sa ating YouTube channel. At ang episode natin ito for this upload is update sa aking nanal na tinanggal sa aking mukha. Okay? But before that, mag-intro muna tayo. So ayun na nga guys, no? At sa content natin ito is magiging topic natin is about sa aking lunal. Before guys, no, may ipapakita akong photo either dito or dito na side. Photo ko before nung may lunal pa ako. May lunal ako dito dati, super lucky. So i-explain ko sa inyo kung paano siya tinanggal at saan siya tinanggal at magkano ang halaga nung pinatanggal ko siya. Ang first na rin tatalakayin is ganong kalaki ang aking nunal. Ang aking nunal is super laki po siya. Okay, kaya ko siyang parang ganito din po siya kalaki ng butas ng jolong ko. Okay, tapos nag-try ako nung parang pampatunaw daw. Pero not effective, masakit siya sa ilalim kasi yung sakit niya pag nilagyan siya ng pampatunaw is dumidiretso dito sa aking dito. Pati ulo ko sumasakit. Nararamdaman ko siya. Tapos unti-unti siyang parang nagkakasugat, which is natatakot ako kasi baka ma-infected siya. So, proceed tayo sa next question. Ba't ko siya pinatanggal? Or ba't ko kailangan tanggalin ang aking nunal, which is inborn ng aking nunal. Ang purpose kasi ng pagtanggal ng aking nunal is nag-apply ako pa Hong Kong. Na-hired ako. Pero may isang request ng aking employer that time, i-remove siya kasi sa feng shui nila bad yung reading ng nunal na yun. So because dahil nanay tayo, gusto nating magkatrabaho talaga for sa mga bata. Hanap-hanap ako nung doktor na pwedeng gumawa nun. Surgeon. Okay? So, dahil hindi ako mapakali, nung nasa Cebu ako, lumapit ako ng isang surgeon na gagawa sana nung pag-remove ng lunal ko. And it cost too much money doon sa Pilipinas. Mahal siya guys. Okay, nung nag-drawing na yung doktor, sabi ko sa kanya, kung magkano nga aabutin ang lunal, pag-remove ng lunal. So yun, explain niya sa akin na aabot siya ng 33,000. Maliban pa yun sa sessions na pagbalik ko sa doktor na yun. Kasi hindi siya nawawala sa first remove lang. Mayroon kasi siya sa ilalim pa eh. Kasi kahit dito sa ibang bansa, nung ni-remove siya, hindi siya first session lang. Tatlong session siya nung nandito ako, nung pinaremove ko siya dito sa ibang bansa. Okay? So, nasagot ko na yung how much it cost. Sa Pilipinas, ang price niya is 33,000 to 36,000. Hindi pa kasama yung second session tsaka yung third session niya. Which is, it will take 3 months. Bali, yung first session niya is yung pag-remove ng pinakamalaki. Ang second visit niya sa doktor is, bali may naiiwan kasi siya na maliit-liit daw, may iiwan, sabi ng doktor sa Pilipinas. At it's true naman, nung nandito ako sa ibang bansa, yung pinaremove ko siya, may naiiwan nga siya na parang ugat-ugat sa ilalim. Ang third session naman nun, or pangatlong bisita sa doktor is, the third month, the following third month. Kasi first month, second month, pa third month. Pala, 3 sessions, 1 session per month. Ganun siya. Okay, so, sabi ko parang mahal. Mahal talaga guys, promise. Parang, nagdalawang isip ako nung mag-Hong Kong dahil lang doon. Parang magdidelikado pa ako. In that time, mahilig ako magsabi sa mother ko na, ma, ito yung plano ko, ma, ganito. Tama ba to? Mali ba to? Siyempre yung mother, di ba? Sabi nga, di ba? Mothers knows best.
Tapos, nag-decide ako na huwag na lang. Kasi nung dalawa to eh. Ito, sa Tacloban, I will not mention any ano there, clinic. Kasi alam kong alam nila to eh. Bali, may ano pa ako nito no? May nunal pa ako nandito. Eto, pinarimove ko sa Tacloban. Laser siya. Nilaser siya. So, nang sa Tacloban ako, napadaan lang ako ng ano, wala ko sa plano noon, pero napadaan kasi ako sa isang clinic. So, nagtatanong lang sana ako kung magkano yung nunal, tsaka yung ito, wart. Wart to eh. White wart siya. Yung akin kasi dito, nunal yun. Ito, mahal siya. Nasa 1K din yata yun eh. Sobra 1K. Hindi pa kasali yung mga soap, ganyan. Hindi ko na lang in-apply kasi nung napansin ko yung wart ko, hindi naman siya nawala. Mabawasan siya, pero hindi siya nawala totally. Kasi yung laser nila is, ewan ko, basta, ayoko nang maghusga, basta hindi siya naging obvious. I-compare sa nunal, na napakalaki ng nunal na yon, pero nawala siya. See? Malit lang siya. Kaysa sa nunal ko, pero hindi siya nawala. Hindi ako nagbe-blame nung clinic na yun ha, kasi private clinic yun, pero nakikita naman eh, di ba? Okay, proceed tayo sa next. Nung napunta ako dito sa ibang bansa, no choice ako, hindi ako pwede mag-Hong Kong kasi hindi nga pwede yung nunal ko. Bad sa feng shui, hindi magandang reading ng feng shui. So, nag-decide ako na mag-Middle East. Nag-decide ako mag-Middle East. So, nandito ako sa Middle East. Nung nandito na ako sa Middle East, medyo, ano din siya, parang napapansin din siya ng mga tao kasi malaki nga siya eh. As in, malaki. Tapos, nagagalaw ko po siya pag naano ko, naboboard ako, ginagalaw-galaw ko kasi gusto ko talaga siyang marimove. Ano siya, nakakailang siya tingnan. Kasi, pag gumaganyan ako, nakikita ko talaga siya yung laki. Ganun, lalaro-laro ko. Pag-board. Tapos, hindi ako okay sa dati kong amo. So, it was like almost 6 months. Almost 7 months. More than 6 months. Napunta ako dito sa office. So, yung manager dito is na-observe din niya na not nice din daw yung nunal ko. So, alam niya na mahilig ako magtanong-tanong sa mga clinic dito kung magkano. So, yun. Sinamahan niya ako. Una namin, sa private, dito, malapit sa opisina. Mahal din siya, guys. So, nung nag-oo yung owner ng agency, nasamahan ako nung manager sa isang big clinic, big hospital dito, which was Albadar Hospital, Albadar Sama Hospital, located in Oman, Muscat. Dito sa may Alcud lang siya. Pumunta kami doon. Okay? So, ayun ang ano. Ang tawag nun is, we have to face our fears. Takot ako kasi walang alam ang parents ko sa ginawa kong desisyon. Secondly is, mahal siya guys. So yung kauli-hulihang pera na meron ako, isinugal ko siya para matanggal ang nunal. And the third is, hindi ko alam magiging resulta after that. Okay? So ganun ang ano. So yung tawag nun is, we have to face our fears. So, nung nasa clinic na kami nung doctor, sinabi ko sa kanya everything, all the details, kung tinatanong kasi yan guys, inborn, masakit ba siya, nasugatan ba siya ever, sinubukan ko ba siya ipatanggal. So, kailangan aminin mo yung lahat. Kasi para alam ng doktor kung ano yung magiging decision din, kung ipaparemove or hindi, kung advisable ba siyang iparemove or delikado siya iparemove. Dapat kasi lahat ng details, wala kang itatago sa doktor. Kasi pagsisisihan mo rin yan afterwards. Okay? So, dahil alam ng doktor na yung nunal ko is also an inborn, she have to do mas deeper na operation. Kasi, pag kasi hindi siya deeper operation, matatanggal siya, may mag-iiwan siya sa loob. So, dapat, honest ka rin sa doktor. Honest ka rin sa doktor mo. Para yung doktor na gagawa ng operation sa mukha mo or sa nunal,
is hindi ka rin sisisiin sa huli. Kasi hindi yun madali, guys, ha? Hindi yun madali. Okay. Nung nandun na kami sa clinic, hindi inject yung ginawang anesthesia sa akin. Ano siya, parang cream. Pampaano daw yun. Ang tawag, iwan ko tawag doon, basta yung parang wala ka ng manhid. Pampamanhid ng pakiramdam mo para wala kang mararamdaman. Kasi yung anesthesia is cream. Tapos parang may tinutusok-tusok. May tinusok na parang injection na siya. Tapos kinover kasi yung mata ko. Kasi yung gagawin niya muna is laser. Tapos parang may ginamitan siya ng maliit na parang kutsing na maliit. Pero tinakpan kasi mukha ko eh. Pero wala kang malandang. Pero ma-feel mo talaga siya na parang may tinatanggal sa kanya or ginagamitan siya ng something. Pero manhid. Kasi talagang okay yung pagkamanhid niya. Medyo ano siya, natatakot ako konti. Pero kailangan hindi ka rin talaga matatakot. Okay? So, how much it cost? Sa Pilipinas, it cost, as I have said, sa Pilipinas, sa Cebu, nung tinanong ko siya, it cost 33,000 to 36,000 nung nagtanong ako sa doktor. Kasi nung nag-drawing siya, may pag-undog siya, ito nangyayari, ganyan, ganito, puputulin ba na dito, tapos hindi ito magkaka-scar ako, ang kapatay. Ang pangit ng tinandaming scar-scar, pangit na ngayong mukha ako, kaka-scar-scar pa ako. Diba? Hmm. Tapos dito, ang price range niya ay depende kasi sa laki. Tapos depende rin sa operation. Depende din siya kung inborn or lumaki lang siya nung kusa, nung palaki din ako ng palaki, ganyan. Sa akin kasi inborn siya, pero maliit pa siya dati, tapos panibuhay siya na nunal, ganun. Tapos, ang price range dito is, sa akin, is 80 Omani Rial. Okay? So, sa conversion ng pera natin is around 10,000 pesos. Hindi pa yung kasama yung gamot, ha? Gamot, yung day cream, night cream. Tapos yung parang hini cream din siya na para protection sa init ng araw. Tsaka, kasi guys, hindi siya pwede mainitan. Mabubuhay yung ano niya sa ilalim. Nung bago pa lang siya, nung kakatapos ng operation, bawal talaga siya sa mainit na mga climate. Ganyan. Kailangan sa bahay ka lang, sa loob ng bahay. Tapos, kailangan avoid ka sa ganitong mga tanghaling tapat na init kasi ano siya, mabubuhay yung ano sa ilalim. Kasi buhay pa nga siya yung sugat niya is buhay pa. Okay? Next. Yung first session niya, tumagal siya ng mga isang oras kasi yung cream nga, pinano mo na siya hanggang makaramdam na ako ng manhid. Tapos yun, tinanggal. Tapos yun, hindi pa kasi siya asin tanggalin talaga agad. Ipapakita ko yung itsura dito sa may, ewan ko kasi dito, sa may banda dito sa baba. Yung picture ng nunal, nung tinanggal siya. Malaki siya, guys. Tapos, nung itsura habang nasa bahay ako, binibenda ko siya. May benda siya eh. May reseta din na benda sa akin eh. Para pagkatapos nung ano, yung parang nilalagay na gamot, may benda. Tapos yung parang papatay na yung itsura niya. The next session, dun na mag-a-apply ng cream for sun protection. Okay? So, nung second session niya, parang nasugat din siya pabalik. Kasi nakita talaga sa akin na yung parang ugat na itim sa ilalim. Lumalabas siya as in, parang gusto pa niya mabuhay ulit. Ngayon, second session siya, masakit na naman siya kasi talagang papatayin sa ilalim. Tapos after noon, nilagyan siya ng benda. Tapos ang advice sa akin, after 2 days, mag-start na ako mag-cream. Sun protection cream for operation siya. Kasi para hindi siya mabuhay talaga, kasi mamamatay siya. Okay? After noon, nung third session siya, nag-laser na naman sila. Yun. Nag-laser sila. Tingnan nyo guys. Wala na siya guys. Tinanggal talaga siya. Totally. Meron siyang scar, pero hindi siya as in yung, ewan ko ah, hindi ko naman, hindi natin nilalait, no? Kasi pinay ako. Pero iba. Promise.
See the difference naman, di ba? Word lang yan, ha? Pero hindi nila nakuha talaga totally. Okay? Yun ang ano? Reason ng pag-remove? Kaya gusto kong magtrabaho sa Hong Kong. How much it cost? In sa Pilipinas, 33,000 to 36,000. Dito sa Oman, nag-cost siya ng 80 riyal, Omani riyal. The conversion sa pera natin is 10,000 pesos. Hindi pa kasama yung 80 riyal na yon, 80 Omani riyal. Kasi guys, ah, baka magkamali. Nasa Oman po ako. Iba po ang conversion ng iba po yung Omani riyal sa Saudi riyal, sa pera ng Jeddah, sa pera ng Qatar, ganyan. Iba, ha. Hindi to kasi maliit siya sa pera nila dito pero malaki sa atin. Bali yung 80 riyal nila dito is nasa 10,000 pesos sa Pilipinas. Kasi yung 1 riyal nila dito sa Pilipinas, it's 120 pesos to 130 pesos. Magdidepende po yan sa palitan ng pera. Okay? So, how many session it takes? Tatlong session po siya. Okay? Tatlong session. Ayun na nga, na-explain ko na yung lahat. Tapos, that time na medyo buhay pa yung sugat, bawal ako ng mga kojik-kojik, mild soap lang siya pwede. Hindi siya pwede yung matapang na sabon. Okay? How long it takes bago siya na ganito? Matagal, guys. Kasi parang din siyang, alam mo yung sugat sa mga ganito natin pag kinakamot kanya na mag-ano mo na siya, tapos pag hindi mo talaga alagaan, ayun, hindi maganda yung result niya. Matagal din siya na process, guys, bago siya naging ganyan. Kasi, walang talaga, wala kang mararamdaman as in. Matagal siya na process. Kasi talagang, pag naglalakad ka, nakikita talaga na tao, no? Na-operahan ako, ay natanggalan ako ng something dito. Kasi klaro ilang buwan ko rin ako may benda, ay may ano dito, parang may cream. Okay? So, ayan, guys. So, that's it for our topic for today. Sa aking content now is about my nunal. Okay? So, sa baba, ipapakita ko naman sa inyo yung ano yung mga pictures ko from before until now. Kung ano yung kaibahan sa dati. Dati, guys, as in, wala akong confident na ganito, na humarap sa tao, or ganyan. Mas nahihiya ako dati kasi nakakailang siya, guys, as in. Nakakawalang self-confident. Pero pag nakuha mo na yung gusto mo, ganyan na siya, oh. Hindi na ako kasi kaya dati na parang ganun. Kasi wala na siya. Wala na yung nakakaano na tuwing may kausap ka para mag-aalam ka. Kasi yung kausap mo, hindi sa mata mo nakatingin eh. Nakatingin sa nunal mo. Tapos biglang sasabihin, ay, ang laki naman yan. Nakakahiya, di ba? Ganun. Thankful din ako kasi sinamahan ako ng manager ng agency, which is very supportive sa akin ever since dumating ako ng Oman. Hindi niya ako pinabayaan. Shout out kay Mang Susan. Alam niya po may mga vlog po ako. Okay, and shout out din sa owner ng agency na pag nagpapaalam kami before para sa operation ng para sa pag-remove ng aking nunal, it was not just actually laser. Kasi kung laser corner lang yung pinaka-deep kasi nun, parang may ginamit na something. Okay, kasi malalim nga po yung nunal ko, no? Hindi siya is in na, maliit lang na nunal na parang ano lang siya, dumikit, hindi. Malaki talaga yun. Kasi makikita niya sa picture sa before and after. Okay? Shout out sa owner na oo lang siya ng oo sa amin dati. Kahit gabi na, pinikapa kami niya dun sa hospital right after my first operation. Kinuha pa niya kami dun sa hospital. Di ba? Basta guys, ito yung importante, makisama ka sa mga tao ng mabuti at pakikisamahan ka rin doon ng kabutihan. Pabalik. Kasi pag alam nilang may ugali ka, syempre ibabalik din sa'yo, ganun din na ugali. Okay guys, so yun na nga guys, no? Ang topic natin is nunal. Okay. So, alam ba ng parents ko? No po. Walang alam ang parents ko.
hindi ko sila tinawagan, hindi ko sila in-inform or nag-suggest man lang, no. Unlike nung nasa Pilipinas ako, nag-a-ask talaga ako ng suggestion kung anong dapat at ganito, ganyan. Kasi syempre, no, yung mga pag-aalangan tayo. Nung nagpa-operate, nagpatanggal ako ng nunal, sinabi ko sa kanila, wala na po yung nunal. Nung tumawag sila sa akin ng video call, wala na po yung nunal. Nakalipat na rin po ako ng amo. So that's it for this video. So guys, so yun ang ano. I hope may natutunan kayo sa ating video upload for today. And next time, mag-iisip pa ako ng ibang mga content na can help, na mga idea para sa tulad ko na may mga kalituhan pa rin sa buhay or kalituhan sa mga bagay-bagay sa pang-araw-araw nating kinakaharap. Okay? So, ginanito ko pala yung buhok ko kasi so, diba, alam niya naman, mainit sa ako. Mainit dito sa bunsang to. So, ginanyan ko siya. So, that's it for today's video. Please don't forget to subscribe Bitang TV at paki-like po ng aking Facebook page, which is Bitang TV without H, and also my Instagram is Bitang TV also with H, which is the same sa aking YouTube channel. And please also i-support natin ang mga vlogger na katulad naming maliliit, okay? Because it means this YouTube channel is very important sa amin, sa ating lahat, para kumita naman tayo kahit konti para sa ating pamilya. Okay, so that's it for today's video. Thank you very much and God bless us all.